Ah, pare ko eh, ito. May bago na naman akong project. Para may matutunan kayo, ituturo ko, i-share ko sa inyo yung aking kaalaman. Kung paano magtanggal ng horn pad ng Isuzu D-Max 2.5. Ito. Airbag to sa airbag type. Airbag. Naka-airbag siya. Tapos ituturo ko sa inyo kung paano baklasin na ito. Panarin niya. Kuha lang kayo ng flat screw. Flat screw. Pagkatapos, ito may butas. Ito. Yan butas oh, sa ilalim ng manibela. Yung isa niya nasa kabila. Yun, magkabilaan. Ayun. Kikita sa gilid, kabilaan. Pero bago nyo tanggalin ang horn pad, i-disconnect muna natin yung battery terminals para makakaiwas tayo sa short circuit. Ito, disconnect ko na. Na-disconnect ko na ang battery terminal. Pagkatapos, ayan, tusukin lang natin ng flat screw, sagad. Ayan, ayan. Oh. Tapos, ikutin ang flat screw ng counterclockwise. Counterclockwise. Tapos, tingnan mo yung gilid, yung pagitan ng horn pad. Tingnan mo. Pag nagalaw na at kunti ice na yan. Yun! Ice na yan. Bumitaw na yung lock niyan sa loob. Tapos lipat sa kabila. Hugutin ang screw. Lipat sa kabila. Kabilang butas ha. So, tusok na naman ang screw. Sagad. Yan. Sagad. Ikutin na naman ang counterclockwise. Tingin mong pagitan na. Yun. Mangat na. Okay. Op, ito. Natanggal na. Yan. Dahan-dahan sa pag tanggal ha. Kasi baka maputol yung wire natin. Yung wire dito sa airbag, okay? Baka maputol 'yan. Masisira yung components ng airbag. Tapos ipatong na lang sa taas. Ganyan. Okay. Ah, ito mga pare ko. Kung sakaling wala nang busina or kailangan pang i-diin ng todo bago magkaroon ng busina, tignan mo lang yung mga kontak ng busina. Ito yan, naliliha ko na kasi yan eh, pinuksan ko kanina yan, maitim yan, yung tatlo na yan maitim, maitim pa nga kunti isa, sunog yan eh, lihain lang yan, lilihain yan, yung tatlo na yan ayos na. At dito naman tayo sa kontak ng horn pad. Ito. Ayan oh. Ayan. Maitim yung kanina. Liliha ko na lang. Okay. Para wala na talagang lost connection. Ito. May kunting itim pa siya. Ayan. Makikita mo sa gitna. Itim. Sunog yan. Tapos dito. Makintab na rin. Ayan. Makintab na rin yun. Ayan na. Makintab na. Okay. Yung mga contact niya. Na mga bakal. Ito. Kunting bitirin siya na lang yung itim, wala na kunti kasi sa kanina sobrang itim, hindi ko na ipakita na paano ko niliha, pero basic lang yan, madali lang lihain yan, makikita naman yung mga kontak niya na sunog eh, kaya lihain na lang. Mahirap kasi mag video na nakaliha, ako lang kasi mag isa lang kasama. Ayan na, ibabalik na natin, pero
ipasok muna natin tong wire. Huwag natin kalimutan. Pasok natin dito. Ito. Ito. Okay. Kahit mahirap, magagawa naman. Tapos dahan-dahan natin i-kabalik. Pagbabalik niyan, idiin mo lang yan. Yan, ipantay mo muna. Tulak mo na lang ng pitikin mo na malakas. Yun, oh, bumalik na. Pitikin mo lang. Bumalik na. Kung saan na lang tutusok ng lock doon. Tapos pagkatatanggalin, plus kung kailangan. Sikwatin mo lang, tusok mo yung flat screw, ikutin mo lang siya. Hanapin mo lang yung portion kung saan aangat tong pagitan niya, malalaman, mararamdaman mo rin yan. Okay, ito. Sa, tignan natin yung resistor nito para pag baka encounter kayo sa ganitong sasakyan, alam niya na paano gagawin. Ito. Ito yung registro niya. Engine number 4GK1MS7760. Year model 2015. Okay na. Pag maka-encounter kayo ganito sa sasakyan, naka-airbag type. Pag nalilito kayo paano baklasin, yun na yung video ko, panoorin nyo para may idea kayo. Hanggang dito na lang ang aking video. And don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para may mapupulot na naman kayong aral sa susunod kong video. Hanggang dito na lang. Bye!